Pero iboboto niyo po si Isko. Bukod sa tuwa po. Ito po kayo. Iboboto niyo po ba si Yorme, si Isko Moreno? Bakit po? Marami siyang matulungan. Yun, salamat po. Alright, so while we have for our senators, vice president, and also our future president of Pilipinas, mag-interview sa tanong. Sir, taga rito po kayo. Bakit po kayo bumili ng cup ni Yorme? Bakit po ito binili? Isko Moreno po. Isko tayo. Isko. Bakit niyo po iboboto si Yorme? Siya po ang pag-asa ng bayan. Siya po ang pag-asa ng bayan. Salamat po. Kitang-kita naman sa bayan niya sa Maynila. Magagawa niyo po yung sa Maynila. Magagawa niya yung po dito. Wow. Salamat, salamat po. Oh, napasay pa pang-poster na I love you, Isko. Oh, no, I got free ice cream later. Oh, diba? I love you, Isko. Pakis, Isko, ha? So, baby, ay! Isko, pakis. Okay, kung ano ka nang mag-beg. Okay. Okay, here's your question. Okay, candidate number one from Barangay Tambakan. Here is your question. Why should we vote Isko Moreno as our next president? Nakasigibuan ang project dito sa Pilipinas, especially sa hospital, school, and other. Okay, visible iyang mga projects. Wow, nice big! So, makakisagot ka ni Sir Tay. Yan! Iba si Ma'am. O, saan daw pangintay? Pakis, saan daw pa? Hi, Isko, pakis, bawas na tira. Okay, thank you so much, Thailand. Huh? Okay, let's have another one. Another one. Nanapod ka lang. Si Ate, si Ate. Ali, Ali, Ate. Naka-red. Ano ba, nilingit na sa red. Ikaw ang red. Okay. Ali, ate. So, atong bisita ka, no, from Manila, mostly from Luzon. So, basically, they don't understand Bisaya or some Bisaya, no? So, you can speak in Tagalog, English, baka Bisaya, ibigaya dyan. So, itansin talaga, okay? No, para masaktan po sa ato ang senators, vice president, president. Okay, Ate, what's your name? Lendo Mimapi. Again? Lendo Mimapi. Lendo? Lendo Mimapi. Ay, Lendo. Okay, how old are you, Ate? 21. Okay, 21 years old. Okay, pag-aas naman si Ate. Barangay Mandulog. Okay, Barangay Mandulog. Ikaw, isa? Okay, lady in her mattress. Okay, here's your question. Why should we vote Isko Moreno as our next president? Titos at titas sa mga
Magandang gihapon. How about this girl? Hi, ma'am. Hi. Okay na ba ang interview, ma'am? Ang sweet. Ito, ma'am. Is it okay na ma'am mag-interview sa iyo? Interview? Okay. Halika dito, ma'am. Sa front, dito tayo sa front. Nahihiya po si ma'am. Okay. Ano mo? Drawlats po tayo, ma'am. Drawlats. Okay, sino gusto mo pa-interview dito, ma'am? Nasa tamalan? Ikaw, ma'am. For exposure tayo dito ba? Plus points kayo near is ko, Morena. Sige. Ito. Ito. Ah, eto. Ay, hindi ka dito, ate. Ito si ate. Sobrang aktibo, no? Okay, bigyan naman si Gawang palakpake naman si ate, no? Okay, ha, ate, ha? Ano ang pangalan? Okay na ba? Okay, what's your name, ate? City Hall. Okay, hi, City Hall. Where are you from? Why should we vote Mayor Isko Moreno as our next president? So, marami po siyang naibigay na propaganda. So, siya po, nakita po sa kanya na marami na po siyang propaganda pero hindi lang siya nangamako. Ginagawa niya po ang labor. Marami na po siyang napatunayan at may mapapatunayan po sa akin. So, bakit hindi po natin ibuboto yung may proof? Yes. Wala siyang pili
mapagkristyano, Muslim, Pauso, lahat, di ba? Nasa sense of relatability, connectivity, no? Paano siya mag-connect bala ko sa tanga religion, and also relatable to their stories, kay because it's from rough to riches, di ba? So that's why makarelate pang tanan. And that's why nakapunta din ikaw nun, upang mag-enlighten pa sa kaya mga stories, not just him, but also sa mga senators. Tungkol sa ilang mga stories, and also ilang mga platforms na ilang didala, and ilang mga future projects, not just for the Philippines, but also as iligamit mga Tagalan na! Alright! Alright! Energy lagi, alright? Very good! T, bakit mo po ba iboboto si President Esco Moreno? Roland, taga saan po si Sir Roland? Nalipuga. Nalipuga, Iligid City. Alright, so Sir, meron po bang taga Nalipuga dito? Ah, 1, 2, 3, ah, kami kayo lahat. Ah, okay. Sir, bakit mo po ba ibuboto si President Esco Moreno? Yeah, una-una, si President Esco Moreno. Or, yun nga, siya yung tao na galing sa hirap, walang pinipili, siya po ay totoong tao, kahit nahihirapan, pinupuntahan yung area. Kumbaga, kung titingnan natin sa lahat ng mga presidente ngayon, siya yung kinakalaban. So, ibig sabihin, pwedeng magiging united ang Pilipinas kung ibubuto natin si Esco Moreno. Diba? Kasi wala siyang, walang revenge, di ba? Hindi siya, ibig sabihin, pag manalo ako, ganito yung gagawin ko. No. Kahit iba-ibang kulay, di ba? Pwede niyang pag-isahin ang Pilipinas. So, pag-asa siya ng bawat Pilipino, di po ba? Okay? Tama. So okay lang po ba? Mag-render ako ng isang kanta? Okay po, sir. Para sa inyong lahat, nandito ko rin. Okay po ba? Ha? Okay. Pero ito, practice natin to, ha? Mag-practice ka. Isaya ang home, sir. Balo ko ito ba? Ito ang lihat ng USB. Okay. Meron akong ano? Meron akong request sa inyo. Okay lang po ba? Pag narinig niyo yung word na Esco Moreno, pwede po bang tumayo kayo? Ito, a sign of respect, kasi itong presidente natin, itong tumatakbong presidente na nandito ngayon, pwede mapag-isa niya buong Pilipinas, maging united ang mga Pilipino. Tama? Okay, ang tanong kanina ng MC, si Julia po ba, Julia? Julia Barreto. Sabi, bakit daw si Esco Moreno ang pipiliin ko maging presidente? So, una-una po, si Esco Moreno, sa lahat ng mga presidential balls ngayon na tumatakbo, ito naman sinasabi, hindi sila qualified, lahat naman nagagaling, di po ba? Pero pagtitingnan mo lahat, si Esco Moreno lang ang walang kinakalaban. Hindi niya inaaway yung kapwa niya presidential goal. Tama po ba? Tama. Lahat po, kaibigan niya. Tama po? Si Esco Moreno, nung nag
nagiging konsehal ng Maynila for 3 terms, kaibigan niya lahat. Nagiging vice mayor siya ng Maynila ng 3 terms, kaibigan niya lahat. Umalis siya kay Alfredo Lim, lumipat kay Ira Pistada. Nung nanalo siya ng mayor ng 2019, kinaibigan pa rin niya, bumalik siya kay Alfredo Lim. Diba? Bumalik siya kay Ira Pistada, naging kaibigan niya lahat. Kailangan ng Pilipinas natin na isang leader, isang presidente na hindi magiging kaaway after elections. Tama po? Isang araw lang po ang election. Tama? Isang araw lang, pagkatapos niyan, wala na. Tayo ng mga supporters na papagod. Diba? So, in a country which is a democratic country, diba? Dapat after elections, tuldo ka na yung kampanya. Tama, hanggang May 9 lang po. Si Isko Moreno po, pag mananalo, pag-isahin niya yung Pilipinas at uunlad ang Pilipinas. Ako sigurado po ako doon kasi si Isko Moreno, ito yung tao na kahit nilalait, kahit sinisiraan, maraming sinasabi tungkol sa kanya, hindi niya iniinda. Gusto niya. Ay. Ano? Wala. Pista si Isko. Wala. Ay, pista. Wala kabataan lang kasi. Ayan, ayan. Ano po? Ano po? Wala kabataan lang kasi. Ano nga kabataan lang? Bakit po? Galing sa mahirap, yun ang nagustuhan niyo. Matagal na rin ako sa Maynila. Mga ano kayo, Maranao? Maranao kayo? Maranao ba? Maranao. Marawi. Taga Marawi pala kayo. Oo, from Marawi pumunta kayo dito? Oo. Layo eh. Kanina pa kami ng alas 6 ng umaga. Ilang oras ang punta pa Marawi? Papunta dito? 30 minutes. Ayun, traffic. Oh! Traffic ha? Pat na oras? Grabe. Kasi grabe kaya medyo traffic sa daan. Oh! Nisira yung sounds nila. Bakit ganyan? Ayos, ayos. Salamat, salamat po sa suportan nyo kay Yorme, ha? Ingat po kayo dyan. Mamaya, pag meron tayong pwede pang makausap dito, balikan ko. Okay, okay po. Okay, salamat. Kasama na lang namin na, ano, kasi hindi pa sila dumarating. Oh, sige, 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 sige. Salamat, salamat. Salamat. Kausapin natin. Excuse me po, Sir Butch, kumakandidato po kayong konsel dito sa Amerikan. Independent po. Oh, independent, pero sinusuportahan niyo po si Yorme. Oo, oh. Pasalamat tayo, tayong napili sa lahat ng kandidato dito po. Oo, oh, okay po. So, sa Action Demokratiko po kayo, hindi po? Hindi po. Independent lang po? Dumating na lang sa akin yung invitation. Oo. Oh. Nagalit si Yorme. Ba't naman hindi? Eh, kaya nga po, yung nga tumatakbo ako. Hmm. Ginagaya ko nga siya eh, kasi emerging new leader, kung bigyan tayo ng chance ng tao ng Iligan, gusto ko parang little is good din tayo. Okay po. Tunay na solusyon, mabilis yung action. Okay po. Ano po mga ginagawa niyong pangangampanya? Ano po ginagawa niyong mga pangangampanya ngayon? Ini-emphasize natin na yung health system, yung healthcare system sa Iligan, yun yung bibigyan natin ng tututukan natin. Kasi kailangan lang natin i-ip po yung healthcare system, para, lalo na para sa mga indigent at less fortunate natin ng mga kasama. Opo. Narinig ko po kanina, sabi niyo po na parang nangangampanya kayo, hindi kayo nag-house to house meeting. Yes, hindi ako nag-house to house. Ang ginagawa ko na yung mga group meetings, yun yung ginagawa ko, kagaya din kay Yorme. Pinagawa ko yung kampanya mo kay Yorme. Kumbaga, even before dumating siya sa akin, ako magdadala sa kanya dito, ginaya ko talaga siya. Kasi yun yung nakita ko rin na very effective way na malaman ng tao na kaya tayo dapat suportaran, dahil ang ambisyon natin is hindi para sa sarili natin, hindi. Nag-ambisyon tayo para sa mga maralitang mga tao. Wow, salamat po. Salamat po. Oo nga po, salamat po. Who would you expect? Independent ako. Maraming partido dito. Ba't din pumunta doon si Yorme? Tayo ang napili. So, meaning to say, baka meron ding narinig konti yung party ni Yorme. Kaya tayo napili. Opo, salamat. Salamat po sa suporta kay Yorme.
So, Mr. Butch Abillanosa, yan sa mga nanonood po dito, may mga nagpo-comment po dito ng mga taga rito po sa Iligan. Baka gusto niyo pong ano, mensahe. Pintahan ko lahat ng mga taga Iliganon, although nakatagalog kayo ngayon. Punta kayo, kunya sa City Public Park Plaza, Las Dos. Paminaw ta sa atong umabot ng Presidente Yorme Isko Moreno Dumagoso. May bawaan na to, unsa iyang plataforma, unsa iyang plano para sa Iligan City. Dako kay siyang plano. So atong paminaon, kay si Yorme, Moreno, ang leader na nakita na itong naay dinuog na solusyon o mabilis ang aksyon. Iliganon, Pilipinas, God's prayer. Iwan, salamat po, salamat po. Thank you, thank you po. Ayan, si Brian. Hello po, Sir Brian. Hello po, pwede po ba kayong makausap lang po konti? Kasi yung pong mga manonood po natin, naghahanap ng mga supporter ni Yorme dito sa Iligan City. Actually, mayroon pong mga nanonood ng mga taga-Iligan po. Eh, bakit po si Yorme ang inyong sinusuportan mo? Actually, kasi una-una po, siya ang una ko, ibig sabihin ko, aparte ko siya. Okay. Dahil tumatakbo kung si Lord na baloy lang na doon. Oh, okay. Yes, sir. Pangalawa, sa kanya po namin nakita yung sinceridad na kumbaga sa kwan, yung magiging paganda ang Pilipinas. Dahil nakita naman natin yung nagawa niya sa Manila. Sa kahit sandali lang, isang term lang, kita na lang siya kapakaganda ng Manila. Congrats sa mga ibang Manila. Isko, ano ko. Wow, salamat po, salamat po. Matutuwa po mga tagapanood natin sa Manila at ngayon dito po sa Ranao del Sur kasi Ranao del Norte kasi po talagang kanina pa po siya naghanap ng mga second manager para makapagpatunay na mayroong supporter dito si Yorme kasi sabi po sa mga survey 8% lang daw ang makukuha boto ni Yorme dito sa Mindanao. Meron po kayang katotohanan yun? No. Actually kasi sa dami ng sumusuporta kay Yorme, hindi lang nakikita sa baykulay. Kasi iba ginagamit nila yung mga color. Itong kasi ngayon ang kay Yorme, sumusuporta sa kanya, talagang sa puso niya yan. Hindi siya binayaran, hindi siya hinakot. Hindi, kumbaga sa kan, inilit siya. Ito, sincere. Napaka-sincere yung mga tao na sumali dito sa pagsalubong kay incoming president, ni Yorme. Salamat po, salamat po. Pansinor Ryan. Yan, salamat po pati-pati na kayo. Thank you po. Ating mga lalay, ready na rin. Opo. Taga rito po kayo, sir. Hoy. Nako, teka, eto meron tayo sa mga ko. Sir, supporter po kayo ni Yorme. Yes. Bakit po si Yorme? Eh, siyempre, gusto natin na siya ang maging presidente dahil dating mayor ng Maynila, mabait yun. Mabait na tao yung Cisco. Opo. Gusto namin siya ang maging presidente. Opo. Ano po masasabi niyo dun sa Muslim cemetery na pinagawa niya sa Manila? Yun nga, kaya kami mga Muslim dito sa Iligan City, support kami Cisco dahil siya lang ang naging mayor ng Maynila na nakapaglagay ng Muslim cemetery. Wow. Mula nung siya ang umupo, talagang mahal na yung mga Muslim sa Maynila. Opo, nako, tama po yan. Totoo naman po. Kaya gusto namin, siya ang manalong presidente. Kami mga dito sa Iligan, mga Muslim. Okay. Very, na suportahan si Isko. Wow, salamat po. Hanggang sa makaya namin. Yun, nako, thank you po. Kami kay Isko. Thank you po. Yan, so si Sir. Ano pa pangalan niya, Sir? Retired Police Colonel Sharif. Naku po, retired Colonel pala itong kausap natin. Naku, thank you po, Sir. Thank you po. Bata ni Ambassador Umar. Ay, ako. Ito po si Sir. Retired General. Opo, ayan. Ito po si Ambassador Umar. Siya po yung mamaya isa sa mga mag-host. Luzon, kung taga-asa si Sir. Para po daw, napos siya plano sa Iligan. Diba? So, nasa plano sa kada isa-isang lugar sa Pilipinas. Okay? And also, Ate, ayun po, kasi ang bakit, wala lang ito.
kasi is, ano, marami po siyang nagawa dun sa Manila. Tsaka makikita talaga ang mga, yung mga accomplishment niya. Kasi makikita din sa mga mata ng mga taga Manila yung kasiyahan na idulot ni Yorme dun, sa mismo dun sa lugar niya. At saka sana po ay supportahan na po natin si Yorme sa ngayon darating na eleksyon. Good joy! Thank you po! Ayan, salamat! Salamat! Good joy! Thank you! Hi, Makmak Pablo! Uy, maraming maraming salamat sa iyo sa lahat ng suporta mo sa amin. Ha? Mag-iingat ka. I wish you all the best and good health. And may God continue to guide and bless you. And I hope someday, mamit ko kayo. Ha? Ingat ka, maraming salamat.